Baka nandito na yung ano, nana ko. Nakapagluto ka na? Ay, pinatay ka na po. Binuhusan na nga yung pan. Mausap po kasi. Baka, oh. Ano? Anong oras daw uwi? Eh, may ano nga po yung bibig mo ko yan. Mabilis mo, nakaliwigo ka na pala. Kapainit po kasi. Anong linuto mong ulam? Wala pa po. Kasi bigas lang po yung binigay niyang pambili sa akin. Bili lang ng bigas. Luto siya nga, ala pa mo siya pinigay na pambili ng bigas. Nangutang lang din ako sa kuya. Nangutang lang. Yan talaga. Kaya dapat matuto na tayo dyan sa mga nangyari. Kaya sabi ko, sa susunod ka kung ano, pag po nakaraos kami, sa susunod na taon, magsisimula po kami ulit ng negosyo. Tama. Gusto ko po yung pong ano, eh kailangan nga po kasi may sarili na kami, ano, mahirap po yung nakikis. Yung ating binigay na pang hanap buhay, na motor na may sidecar, mapapalitan ba, nabenta? Opo, mapapalitan. Nasan la po yun na ano po, na rimata? Gagamitin mo nila yung ano. Oh, hindi ka yata maroon mag-bless. Akala kalimutan ah. Ano ka ba? Oh, upo ka muna sa bahay namin. Saka galing? Trabaho. Diba sabi ko nga po sa inyo, ano na ng ultrasound ko bukas? Oo. Oh. Anong problema mo? Kasi mga na yung asawa mo, wala ka pang ano, wala ka pang nakahandang pera. Matatawa-tawa ka dyan, mga nganak siya, wala kang, magkano ipon mo dyan? Wala pa. Wala pa nga pong gamit yung baby, tingnan nyo, wala pa nga. Nesing kunduling, wala ka pang nakaano dyan. Kaya nga nagkaano siya, nagahalimaw. Okay, ikaw ang magpaliwanag sa akin bakit nawala yung hanap buhay mo. Yung motor, yung hanap buhay, sidecar mo, ba't nawala? Nalugi po kami sa mga, ano, sa karne po, sa kasista. Dahil nga po, cooler lang po ang lalagyan namin. Tapos nung po nag-pandemic. Oh, sige, paliwanag mo sa akin. Mag-report ka kay ninong mo. Nang maayos. Pagka hindi ka nag-report ng maayos sa akin, magtatampo ako sa inyo. Okay. Simulan mo. Sa umpisa. Sa umpisa, kung ano nangyari, bakit kayo nagkahiwalay, bakit nagkalayo muna kayo. Doon muna sa hanap buhay, bakit nawala yung hanap buhay? Ano nga po, nung dahil nga po nagkalugi-lugi na sa may puhunan, Tapos nasabay pa naman po itong pinagawa po namin itong bahay, kwarto po namin. Lagi hong na pag kami natitira, maraming natitira yung iba, nasisira na po. Kaya yung iba, inayo ulam pa naman po namin. Hanggang sa nabenta na nga po yung motor. Pinandagdag pa rin po namin dito yung sabay yung bahay. Tapos yung sa amin naman po, kaya naman po kami nagkaanohan. Kasi, kumbaga, parang cool off lang po, gano'n. Sa ano lang po yun, kasi dahil sa problema na din sa pang, ano-ano, pang gastos. Minsan, wala na ako na ibibigay sa kanila. Kasi po, nawalan po ako ng trabaho nun. Simula nung nawalay hanap buhay ko. Tapos, pa sideline lang po ako. Tapos nagkakatampuhan din po. Sa tingin mo, saan yung may problema? Sa'yo o sa kanya? Siguro po, parehas po kami. Parehas? Apa. Sa'yo, ano yung problema? Nagiging mainitin po yung ulo ko nun. Mainitin ang ulo? Bakit mainitin ang ulo? Dinig ka kasi. Sa dami po ng iniisip. Dami nang iniisip, gaya ng... Gusto ko po ulit makabawi, makabaw na. Makapagtayo ulit ng negosyo. Tapos sasabayan pa po na... Nagkasakit pa yung anak ko nun. Parehas pa silang may lagnat. Yung paggastos na naman. Muntik po akong hindi nakalakad na.
Sobra pong naging stress. Yung pong kulang lang, binubuhat niya na ako papuntang CR. Iihi. Iihi lang, bubuhatin niya ano pa yan? Ako papunta ron. Siguro over fatigue. Tapos, tulala ako, magdamag. Hindi ko po alam kung ano iniisip ko. Tapos, pagdating ng maga, hanggang sa nangayayat po ako, hindi ako nakakain. Tapos, sumabay pa yung mga chismosa. Ayan. Okay, tuloy mo yung kwento mo. Kaya naman po kami nag-call off nun kasi nagkasabay na po yung init na ulo, tapos init na ulo din niya. Sinabi ko po sa kanya na ganun, maghiwalay muna. Ah, ikaw yung nag-ano, ikaw nagsabi. Kung tapos, yun ka ako makakabuti. Hindi din ako pumayag. Tapos bandang huli, ako na din po nakipag... Okay. Ba't di mo nakayanan yung ano, yung galit? Ba't di mo na pigilan? Bakit naayaan mong kainin ka ng galit mo? Siguro po sa sobrang pagod ko na lang po sa araw-araw, sa trabaho. Sa dami ko pong iniisip na sana ganun makaahon ulit kami. Maibalik ko yung binigay na ano sa akin, negosyo. Naipilit ko po nun yun. Tapos naglabas din po kami kasi ng ano nun eh, motor. Ah, nagkuha ka ulit nung nabenta mo na yung binigay naming motor. Naglabas po ako ng second hand lang din po ng Hulugan. Napaabot ko naman po ng 7 months lang. 7 months? Pero 1 year lang po yun. Hindi din po namin kaya kasi nga nawalan po siya nga ng trabaho. Ilang ano po namin din nahulugan yung motor. Nagkasabay-sabay nga po yung ano, tapos may naninil pa sa utas. Ganyan. Yung pong kukuha kami ng bias. Kasi dati po may kinukuha na kami ng bias. Tapos pag po nanguha kami ng bias, nagkakasabay-sabay po. Singil dito, singil to. Nakaka-stress po pala yung ganun. Hindi mo po alam kung sa kalalapit. Lalapit ako sa magulang ko. Siyempre, magbibigay sila konti lang. Tapos, ihiram siya din sa magulang niya. Nakakahiram din po siya. Hanggang ngayon, may utang kami sa magulang niya. Nakakaano naman po. Kaya lang, yung po bang sumobra ng ano, parang hindi na nakayanan ng utang namin, parehas yung pressure. Sa'yo, ano yung natutunan mo sa lahat ng mga nangyari? Mahirap po pala. Mahirap na wala po silang yung mag-ina ko po. Kasi halos gabi-gabi din po iniisip eh. Kung ano ba, kung kamusta na ba sila, kumain na ba sila. O kayang ginagawa nila, naiisip din kaya nila ako ganun. Pero ngayon, kumusta yung samahan nyo? Kumusta yung pagmamahal mo sa kanya? Kumusta yung pagmamahal mo din sa kanya? Sa akin po ganun pa din. Mas humigit pa ka. Kasi po para bang ngayon, mas pinatatag pa kami compare noon. Noon kasi naging ang kamalian lang namin, nakinig kami sa ibang tao. Ngayon, kasi dati nakita ko sobrang tatag niyo eh. Ibig sabihin mas pa ngayon. Mas naging ano pa kami ngayon. Kasi kumbaga ngayon, dati po kasi 'di ba pag po ganyan may mga sabi-sabi. Nakikinig. Kung hindi man po ako ang nakikinig siya, sa salita ng iba, ako nakikinig din ako. Yun ang naging ano namin. Isa po yun sa naging reason kung bakit naghiwalay po kami ng ano. Tapos, pero hindi naman po totaling hiwalay kasi nagpupunta ko dito, nagpupunta din siya sa amin. Tapos eh, meron lang pong ano siguro, konting hindi pagkakaintindihan. Kaya sabi ko, compare noon, ngayon, siya. Kasi nangako po ako sa kanya. Nasa kanya lang ako makikinig. Siya, nangako din po siya sa akin. Nasa akin lang din po siya makikinig. Yun naman po yung pinang-aanan namin. Tapos, walang tinatago. Ganon. Sabi ko nga, kung maghihiwalay kami, inano lang, pinatunayan lang din namin na tama sila. Na ganun lang kami, ganun lang yung samahan namin, hanggang dun lang. Mahina lang po. Kaya sabi ko po, sa ibang, sa kapareho ko pong, kunwari kami, yung pasuko ka na, tignan mo mabuti yung pinagsamahan nyo noon, tapos huwag silang makikinig sa ibang tao.
Kasi silang dalawa lang din naman mag-asawang magtutulungan bandang huli. Sila lang din ang magkakaintindihan, sila lang din ang magre-resolve ng problema nila. Hindi naman, opo, hindi naman ibang tao. Hindi din naman po ibang tao ang mag-aano ng problema nila. Kundi sila lang din. Sabi nga po nila, nakasira ka, nakasira sila. Tuwang-tuwa sila nun. Nakasira sila eh. Tapos eh, ikaw naman ang nagsasuffer. Kaya sabi ko nga po, sabi ko sa kanya, sa akin siya makikinig, sa kanya lang din ako makikinig. Kaya lang kasi meron po talagang mga taong ano. Hindi ko po ba alam kung bakit po ang laki ng ano nila sa akin. Ang laki ng, hindi ko naman po masabing inggit at wala naman po silang dapat ikainggit sa akin. Ano po ba ikakait? Abay na ano nga po kami dito, mayaman na daw po kami. Kasi daw di siya nagtatrabaho. Sabi ko, kagaling ka ako. Eh gabi po kasi siya nang iigat. Nangigat po siya ng gabi. Hindi naman po pwedeng maga. At kung humatayin po siya sobrang init. Abay hindi daw po siya nagtatrabaho. Mayaman na daw kami kasi saan daw kami kumukuha ang panggasas. Di po nila alam, nagtatrabaho siya ng gabi. Hindi po siya natutulog magdawag, makahuli lang ng igat. May huli ka ba ngayon? Konti lang. Ayun po. Ayun lang. Konti pa lang po eh. Dapat niya ibibenta niya po yun kasi pang ano ko bukas. Ewan ko lang po. Kung masabi ko nga. Piraso ka ba? Pwede makita. Makita ayun natin. Po. Ilang piraso lang pala. Buhay pa ba yan? Opo, buhay pa po. Isang kilo din po yan. Buhay pa po. Nasa isang kilo din po. Yan po yung pinag-aanoan niya pag po kunwari gabi. Kinakain niyo yung ganyan? Papa. Anong luto? Adobo po. Adobo. Adobo. Anong lasa niya? Anong kalasa niya? Lasa po siyang ano? Sabi nila lasang manok daw. Hindi po. Lasa po siyang... Ang kalasa ko po sa kanya parang lasa siyang palaka. Palaka. Adobo. Masarap ang palaka. Magkano nabibenta yung isang kilo ngayon? Eh, nung huli pong benta niya, nakatatlong kilo siya, 190. 570 po. Ah, 190 isang kilo. Opo. Hindi siya dapat pala makano, 10 kilo pa sa isang gabi. Ha, hindi naman po niya kaya yon. Hindi na po siya matutulog man. Ah, ganun. Isa pa yung pong baterya niya, ano lang din po yan. Baterya po kasi yan ng, ano yun? Motor. E-bike po. E-bike po. E-bike. Opo. Pwede pala yung ganun, yan. Opo. May pagwa po walang kuryente, yan po ginagamit kami pang ilaw. Sabi ko nga sa kanya, kung ibibenta niya po yan, sayang, wala po kami pang aano. Eh kaya lang, yung problema po kasi siya, bukas po kasi binigay sa akin due date pang sa ultrasound, tapos bili po ng gamit. Gaya nga, saan ka kukuha ng pangano niya, pang bilid niyo? Pinaplano niya, maibenta yan. Sabi ko, sayang po kasi, pag po binenta. Isa pa, pag po nagmahal yung igat, wala, nandun na po siyang pang-aan. Kasi may time po na nagmamahal po ang igat eh, yung pong tumo 200 plus isang kilo. Sabi ko, pang araw-araw din ka ako kung sakaling mga igat siya. Kung makakahuli man siya, 1-2 kilo sa isang araw, pang isang araw na namin, ano po yun. Kaya naman po siya pumasok dun sa paghahalimo. Kasi hindi, ano po yun, pagkatapos ng giikan, katapos po ng anuhan ng palay, tsaka pa lang po siya sa sahod. Eh bumali po siya doon, nakabali na po siya. Kakaano-ano niya lang, umpisa-umpisa niya lang. Bumali po siya. Inano din namin sa utang, binayad din namin. Kung hindi man po ako makakapag-ultrasound bukas, another request na naman yun. Hindi naman na po pwede manghingi ng request at malapit na nga po akong mga anak. Ano yung pakiramdam ganyan, inaanak? Mga anak yung asawa mo, walang kahit magkano dyan. Mahirap po. Halos sa gabi po, konti lang din po nagiging tulog po. Kakaisip po kung saan nakukukuha ng pang... Ganon. Kagaya po kagabi, humihilab po yung tiyan ko. Di ba nakwento ko po sa inyo kanina? Nakala ko po kahapon, mga anak na ako. Inanuhan ko lang po talaga, naremedyoan ko lang, pilit kong pinapaangat yung bata kasi hindi pa po pwedeng magbukas yung ano kati, hindi pa hinog. Kumbaga, hindi pa siya po pwedeng lumabas. Hindi, tsaka hindi pwede yung ganyan, dapat pinapacheck up nyo. Yun na nga po. Kasi paano kung wala na siyang tubig? Bukas po, bukas. Yun nga po, binigay sa akin. Delikado yung ganyan, pag wala ng tubig yan, maano yan. Sabi nga po nila, pakiramdaman ko daw kung maano pa siya, kung malikot pa siya.
Kasi pag daw po hindi, ano to, obligado daw, ipatingin. Saka hindi pwedeng pakiramdaman lang yung ganyan. Dapat yung check-up, yung sinabi ng doktor, kailan babalik. Apo. O kahit pala toyo, o kaya Kuya August, walang toyo, walang meron patis. Meron pa po, konti na lang. Meron din po mantika. Ayun po, toyo. Ayun pa pong laman. Kape nga lang po, wala. Pakita mo ang toyo, ang konti lang din naman po kailangan pag nagluto po ng igat. Toyo. Buti may asin. Meron din po mantika. Kape nga lang wala. Oo. May bigas din po kalahati. Kalahating kilo. Ayun po, yung binili ko nga kanina. Kinalang ko po yung kalahati. Ayun, may kape na. May kakape ka na. Meron kang, ano? Eto, pwede nang, pang ano? Tatas mo, ubusin mo yan para tumaba ka. Eto nga po, kailangan ko talaga, gatas. Eto, adult. Pero dapat may sarili kang, yung gatas mo, dapat meron kang gatas. Sa inaanak ko, si Jemar, kaya niyan, manganganak yung asawa mo, ano yung gagawin mo? Wala kang kapera-pera. Kaya nga po, pumasok po ako ng ano. Ibenta mo yung kaluluwa mo, anong nasa isip mo. Ibenta niya na daw po ako. Napakarami. Isang buwan yata namin kakapihin ko yan. Sa inaanak ko, pandagdag niyo na to sa pang ano niyo. Oh, sa pambili sa gamit ng bata. Hindi po ba sobra-sobra na to, no? Binigyan niyo na nga po kami nito. Tapos binigyan niyo pa po kami ng... Wala. Para tanapat naging ninong niyo ako. Wala pa nga yan eh. Kaya 10K. Na talagang... 10K po, mga asyal. Ah, hindi. Malaking gastos ang ano. Panganganak. Malapit ako. Tignan niyo po sila. Pero sa ano, sa private, yung mga parang ilot lang, walang bayad. Meron din po. Meron. Meron na din po. 7K daw po. Oo. Oh, tignan mo. Eh, yun po nga daw sa ospital, panigurado, permes, kung hindi daw po dapat 15,000 lang dala mo. Sabi. Pag po sa ospital na ano. Okay. Ano yung mapapangako mo kay Jemar? Sa magiging anak niyo? Lahat po gagawin ko. Makaraos lang ako. Sa panganak po niya. Tsaka sa araw-araw po. Natutuwa lang po kasi kung nakakakita ako ng grocery. Pagmamahal ni Ninong yan. Opo. Sa sobra-sobra ang pagmamahal, pati ito, nananyo nyo pa. Eh, dapat nga tutusin. Hindi na namin problema yung pangbukas. Meron na kaming pang ano, pangbukas. Sabi ko nga, ang nahihirapan dito yung mga bata. At ginagawa ko to dahil sa bata. Kung ako lang sa edad nyo, sa bagay na anak ko naman kayo, baka sabihin nyo naman eh, sininong, nag-sermon pa. Hindi, kung sinisermonan nyo man po kami, ba kahit sino naman pong tao, pag sinisermon kami, tinatanggap namin. Lagi mo itong tandaan, no? Apo. Kaya sininong, nandito, minsan pumapasok sa isip ko yung nagtitinda ka ng mani nung bata ka, tapos minamaliit ka. Apo. Yun yung wag mong ilagay sa isip mo, at ikaw yung lalaki, dapat ikaw yung nagpaparemind lagi sa kanya na dapat mag-focus tayo dun sa pagpapaganda muna ng kinabukasan natin, paano tayo makaipon. Huwag na huwag niyong papakinggan kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Importante kung ano yung samahan yung dalawa. No? Wala kayong dapat i-explain sa ibang tao. Importante yung pagmamahalan niyo. Yun lang, hindi ko na ano kasi gabi na din. Anong oras na? Salamat po ng marami dito ah. Welcome. Advance birthday gift. Tsaka para sa magiging baby. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Lagi po yun ang ginagawa ko. Sabi mo, thank you po. Thank you po, Nino. Salamat po. Salamat po. Oh, may gatas ka na, may gatas na din si Mama. Oh, paano? Mag-ingat kayo, ha?
Mas pag-alabi niyo pa yung pagmukha niyo sa isa't isa. Salamat. Para hindi nag-aalala si Ninong. Okay naman na po. Mas pina-okay pa nga ngayon kaysa nga. Okay. So, pangit kayo, ah. Salamat po, Ninong. Thank you po. Okay. Thank you po ng marami dito, ah. Maraming salamat po. Papa. Sige, ingat kayo. Advance gift niyo sa akin to. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Come on.